meron tayong panibagong vlog, Toyota Wigo. Yan. So ito, pandarin natin. Yan. So naka-check engine. Yan. So kadalasan na pagka ini-erase, marami ng beses na ini-erase yung fault code niya. So pagka ginamit, lumilito ulit. So minsan namamalya. Yan. So kaya ngayon na diskan ko ang nabasa cylinder to injector circuit. Yan. So kaya ngayon na magbabase tayo dun sa cylinder 2. So ito guys, napalitan na rin ng spark plug. So ganun pa rin. So ignition coil, gumagana naman, merong kuryente. Yan. Tapos yung injector, gumagana naman. Kaso talagang may time na hindi. Kaya ngayon lumilit ako yung check engine niya. Yan. So kaya ngayon ito trouble natin. So papakita ko sa inyo kung paano. Ito guys yung kadalasang sira ng Toyota Wigo. Tapos sa Vios. Yan yung dual BBTI na Vios. Yan. So patayin ko muna. Yan guys. So na-check na rin to. Okay naman. Okay yung spark plug niya. Bago. Tapos tingnan natin itong wire na to. So babaklasin to. Titingnan natin yung number 2 na wire. So kadalasan niya na yung wire niya putol na yung gitna, pero yung rubber niya buong buo pa. So yun yung titingnan natin dito. Yan. So dito na tayo. So, meron tayong multi-tester. So, tingnan natin. So, ito yung number 2. So, tingnan natin to. Yung number 2. Yan, meron punog. Yan, so ito guys, wala. Yan. Itong wire na to. Walang solution. Itong wire na to. Yan. Kung makikita nyo, so ibig sabihin na buo yung wire niya pagka may tunog. So dito sa kabila, wala. So kitang kita na yung problema itong wire na to. Itong kulay green guys. So ito yung titingnan natin. So check natin itong iba. Itong number 1. Tingnan natin ito. Yan po. So kaya ngayon na tatanggalin natin itong balit na ito. Tingnan natin.
Guys, itong no, kulay green. So ito yung walang signal. So ito yan, oh. So ito na yung putol niya, oh. Kitang kita na, guys, oh. Yan. Yan. So buo yung balot niya, pero yung wire niya dito sa loob, ano siya, putol. Kaya ngayon hindi nagko-contact, hindi niya pinapagana yung isang injector na number 2. Yan. So dudugtong lang natin. So tanggalin ko lang ito para madugtong natin na maganda. Tapos merong sundutan yan dito. Diba? Makita nyo. Guys, ito na. Ayan. So, dudugtungan ko lang ito para kung meron kayong soldering iron, mas maganda. O pwede rin naman ito. Basta, mas maganda yung pagka-mold nyo. Wala na problema yan. Kahit ganyan. Tapos lagyan natin ng electrical tape. Balik ko na, guys. Tatapat lang natin yung lock dito. Okay. Tapos ilagay ko natin para may balot pa rin siya.
Abangan natin kung tutunog ba. Subukan na natin. So, ilagay ko muna to, guys. Ito yung kulay green. Ayan. Ipit ko dito. Ayan. So, meron na siyang contact. So, ibig sabihin na ayan, meron na. Ayan, okay na siya. So, papaandarin na natin. Ikakabit na lang to para makita natin. Pagka in-erase natin yung check engine, kung talagang stable na namawala. Guys, subukan na natin. Yan, so subukan na natin. Yan. So erase muna natin dito sa scanner. Yan, engine on and off. Yan, so nawala na yung trouble code. Meron na lang iba. So sa EPS na yan. Subukan ulit natin. Sir. Yan. So pandarin na natin. Yan. So nawala. Scan ulit natin. Kung talagang lilitaw pa siya. Ayan. So ito yun guys, yung EFI nawala na. Ayan. So trouble codes are not detected. Ayan. So okay na. Aircon. So hindi na lumabas yung check engine. Yan. Yan guys. So pumino na, naka aircon na rin yan. Yan. So okay na. So road test na lang natin. Kadalasan ito guys, pagka pinaandar mo, igas lang ng konti, magkakaroon na kagad ng check engine. Yan. So ngayon na subukan nating patakbuhin kung talagang babalik pa siya. So mas gumanda yung hatak niya. Yan, oh.
na. So ganun lang naman guys sa mag-trouble ng Toyota Wigo pagka meron check engine, tapos sa nabasa injector number 2. So ganun lang naman, like and subscribe to my channel para marami pa kayong makita ang mga darating na video. Ayan. So thank you.